Kahit maayos na pagluluksa, hindi maisagawa ng pamilya ng isang nasawing Pinay sa Israel dahil sa bigo pa ring pagtuntun sa kanyang labi. Doble din ang inagpis na mga kaanak ng isang nawawalang Pinoy roon dahil sa natanggap na impormasyong dinukot ito ng grupong Hamas. Nakatutok si Zen Kilantang ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Puno ng pag-aalala ng pamilya ng OFW sa Israel na si Grace Prodigo Cabrera. Isa si Grace sa tatlong Pilipinong unaccounted o hindi pa rin natutunton sa gitna ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Nakakabahalang impormasyong nakuha ng kanyang pamilya dahil si Grace kasama umanong dinukot ng Hamas mula sa Kibbutz Be'eri, isa sa mga unang lugar na sinalakay ng grupo noong October 7. Ayon yan sa isa pang kapatid ni Grace na OFW rin sa Israel, na nakaligtas naman mula sa pag-atake ng Hamas sa Kibbutz Be'eri. Gusto ko lang mag-apila ng dad ako nga. Hindi lang balak kita maghilat kung kang result. Gusto ko dad nga, siyempre ang presidente natin mag-apila man sa mga Hamas nga. Hindi lang dapat hindi lang nandaptanda pagtandagan ang mga Pinoy. Kahit siyempre, wala matanati labot ka na, naipit, latanda ka na sa conflict ang Israel kag ang Palestinian. Mahigit 4 na taon ng caregiver sa Israel si Grace na taga-maasin sa Iloilo. Ang bugto ng nga rin nga dobilang agot na mga rin. Ang safe route na eh. Tiyan mo rin hambal na nga kagin pamangkot yung man niya si Grace Tanaday. Hambal na hostage Tananay. Mag-pray ka la dyan niya, pangamuyo lang na makaluwas siya. Wala pang kumpirmasyon ang gobyerno sa ngayon kung dinukot nga si Grace. Bagamat meron din daw nakuhang ganitong impormasyon ang lokal na pamahalaan ng maasin. Nag-coordinate kita sa una sa makilala naton kung to validate nga ginkuha natong ngalan niya. Sa imbahada dito, may mga friends magkita. Kag it was confirmed that ang angalan niya dito git sa listing nga nadala sa hostages sa mga Hamas. Ang OR Region 6 na hindi pa raw makapagbigay ng opisyal na pahayag habang nagpapatuloy pa ang pagkuha nila ng dagdag na impormasyon. Samantala, hanggang ngayon naman daw ay hindi pa natutunton ng kanyang mga kaanak ang labi ng Pilipinang namatay sa Israel na si Angeline Aguirre Torre. Isa si Angeline sa tatlong Pinoy na namatay sa pag-atake ng Hamas. Kaya naman hindi pa rin makauwi ang kanyang kapatid na isa ring OFW doon. Napapulti mo embassy po dito, Philippine Embassy, wala pa pong idea kung nasaan kasi nag-aantay din po sila para kahit po paano ma-arrange na po yung dapat ayusin. Sa ngayon po, mahirap. Tuwing pagtulog ko, halos iniisip ko na yan. Kikita ko yung mukha niya, di ko alam kung paano siya namatay. Binabangungot ako tuwing gabi sa pagtulog. Oo. Mahirap. Para sa GMA Regional TV, One Western Visayas at GMA Integrated News, Zen Kilantang, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 Oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.